Hello po, magandang araw muli sa inyo mga bata. Narito rin muli tayo sa ating pag-aaral sa Araling Panlipunan sa ika-anim na baitan. Nasa quarter 3 na tayo at week number 5. Ang ating pag-aaralan ngayon ay ang pagtugon ng mga Pilipino sa patuloy ng mga sungaranin, issue at common ng kasarunan sa kasalukuyan. Sa araling ito ay makapagbibigay ka ng inyong sariling pananaw tungkol sa mga pagtugon ng mga Pilipino sa patuloy ng mga sungaranin, issue at common ng kasarunan sa kasalukuyan. Bilang isang mag-aaral, ito ay inaasahan nakapagbibigay ng sariling pananaw tungkol sa pagtugon sa mga sungaranin, issue at common sa kasalukuyan. May paliwanag ang mga isinasagawa na pagtugon ng mga Pilipino sa patuloy na mga sungaranin, issue at common sa kasarunan. Nakapaglagahan ang mga pagtugon ng mga Pilipino sa patuloy na mga sungaranin, issue at common ng kasarunan sa kasalukuyan. Sabi nga nagdulot ng maraming kasiraan, kapinsalaan, ang dalawang digmaan magdaan sa ating bansa, ang World War I at World War II. Marami ang iniwang sunuranin. Siyempre, ang mga nangyari yun, naapektuhan ang kabuhayan, naapektuhan ang pamumuhay, ang pang-araw-araw ng mga tao, mga Pilipino. Paano kaya nila humarap ang mga sunuranin yun? Paano kaya tinanggap naman ang mga mahalay ng mga politiko, mahalal ng mga leader natin sa ating mga bayan ang mga problemang dulot ng digmaan. Mga pagtugon na isa na gawa upang mapabuti ang kalagayan ng ating bansa. Ito yung mga pangulo sa ikatlong republika. Ang pamahala ng ikatlong republika ay tumagal ng 25 taon. Yan. Ito ay pinamahalaan ng anong na pangalang ng sumikat na masunusunan ang mga sumuranong pangkabuhayan. Yan, sino-sino sila? Si Manuel O. Rojas, si Alfredo Corino, Ramon Magsaysay, Carlos P. Garcia, Diosdado Macapagal, at Ferdinand Marcos. Sila ang gumawa ng mga solusyon, okay? Mga hakbang upang mapabuti, maisaayos ang kalagayan ng pamumuhay ng mga tao. Una, nasyonalisasyon ng tingiang pangangalakal. Kapag sinabing tingian, syempre paunti-unti lamang yan. Upang mapagbigyan ang kamamayanin ng mga dayuhan sa pagpapatakbo ng komersyo o hanap buhay ng ating bansa, isinagawa ang isang batas. Ito ay yung retail trade. Parang tingin-tingin, pagbili ng tingin, diba? Tingin-tingin sa ating mga tindahan. Ang kabalik para ng tingin ay yung wholesale, diba? Yung bultuhan naman. Doon ang pagpapabuti ng sistema ng edukasyon. Sa pamamagitan din ng edukasyon, sinikat ang pamahalaan na pagandahin ang kabataan Pilipino, ang kanilang randaming nasyonalismo. Ito yung pagmamahal sa sariling bayan. Tanggalin o kaya'y bawasan o kaya'y pawiin ang kaisipang kolonyal. Ito yung mga ugali na maanan natin sa mga sumakot sa atin.
pagbalik natin ng pagmamahal natin sa ating Panginoon at syempre sa sariling bayan. Magtayo rin ang mga pangunoon ng mga pampaaralan, okay? Ng mga community schools. Ang mga paaralan iyon ay magtuturo ng vocational. Yung kapag nag-graduate ka ay pwede ka nang magtrabaho kahit hindi ka pa magka-college. Vocational. Yung tuturuan kung paano mag-dito, paano mag-welding, yung mga kadalasang napapag-aralan sa test ba ngayon. Yun. Pagpapataas ng produksyon, particular sa pagsasaka. Napag-aralan natin ng mga nakaraan, diba? Na importante yung pagsasaka dahil doon nga natin makakuha yung basic needs natin lalo na sa kids at taon. Upang mapaunlad ang kalagayan ng mga magsasaka, ay bumuo ang kamahalaan ng mga reforma sa lupa. Ito yung Land Reform Code. Si Pangulong Makapagal naman ang gumawa nito, ang bumuo ng reforma ngayon. Dito sa reforma nito, napapahalagaan at napangalagaan nga ang mga karangalan ng maliliit na magsasaka at ligtas nila sa mga kinagawi ang pinag-iral ng mga sakahan. Yun kasi ay kapag mayaman ka, malaki ang lupain mo. Tapos ikaw mo yung nagbibigay ng prosyento depende sa kagustuhan ng sa iyong mga manggagawa. Pero dito, binigyan ng karapatan ng mga magsasaka. Malikha ang pamahalaan ng pagpakataon sa mga lupang sakahan makapagbigay ng lalong malaking kita at lalong malaking produksyon. Siyempre, pag lumaki ang kita, lalaki din ang produksyon. Sa pamamagitan ng pagpapabuti ng irigasyon, ito yung patubig, diba? Napag-aralan natin kung yung nakaraan. At ilang paggamit ng mga makabagong makinarya. Yan, dati kasi ay plowing, ito yung pagbubungkal ng buta, gamit lamang ang asaron. Ayan. Ngayon, natuto naman sa pag-aararo, medyo nakatulong naman yung araro hanggang magkaroon ng hand tractor. Yan. Ito mapaganda ang ating ekonomiya. Then, pagpapabuti sa sistema ng pananalapi ng bansa. Itong matiyak ang pagsulong ng ekonomiya at ang katatagang pananalapi ng ating bansa, itinatag ang Banko Central ng Pilipinas o BSP. Hindi po ito yung Bank of the Philippines, ha? BSP, Banko Central ng Pilipinas, o ito yung Central Bank of the Philippines. February 3, 1949 pala ito itinatag. Iba sa lahat dahil ito ang magpaparatili ng katatagang halaga ng piso. Itong may sagawa ang bago na ito, ang Banko Sentral ng Pilipinas ay pinagkalaban ng kapangyarihan na makanatuli ang pambigdig ng halaga ng piso at ang katumbas ng halaga rin kontra sa pera ng ibang bansa. Doon kasi, ayon sa mga balibalita, doon na alam niyo ba ang bala ay ang halaga noon katumbas sa piso ay umaabot ng 2 piso. Nakita niyo kung gaano kahalaga yung piso natin noon? May naroon kang 2 piso katumbas ng 1 dollar. Samantala ngayon, diba? Yung 1 dollar mo ay yung 1 dollar umaabot ng hanggang 51 pesos. Kailangan mo ng 51 pesos para magkaroon ka ng 1 dollar. Samantala noon, 2 piso lang meron na 1 dollar. Yan. Doon na ang katakaran Pilipino muna. Napag-aralan mo natin doon, di ba? Sabi na, unahin muna natin yung ating produkto. Kung pinikin natin yung sariling atin, tayo muna. Pilipino muna. Isa sa pinakatanyaga na programang Pilipino muna ang pinatupad mo Pangulong Garcia. Sa bisa ng resolusyon bilang
204 noong Agosto 21, 1958. Ang patakaran ito ang nagbigay ng karapatan sa mga Pilipinong magbukas ng mga talakal bago pa siyempre yung mga dayuhan. Dahil dito, isa sa programang itinatupad ng bansa ay ang ganap na pagsasarili ng mga Pilipinas ng ating bansa sa larangan ng kabuhayan. Kaya napairal yung pagbuwa ng ating produkto. Binawasan na yung dahil imported, ayun ang imported, hindi. Unahin natin yung sarili natin produkto mula na nakatuloy pa tayo sa ating kapwa Pilipino. Yan yung mga ilang solusyon na ginawa ng mga Pangulo mo sa ikatlong republika. Yan, sana nagpapakano maraming kayo natutunan kahit taon po, ba? Yan, maraming salamat sa inyo. Yan, kumarito na naman yung mga masasipag natin at taga-subaybay. Yan, sina Wilson, sina Greg Andre, si Gambala Steve, si Carlos Miguel, si Brett Andre, si Cecil, si Clarice, si Riley, si Jace, yan, si Denise, yan, maraming salamat sa inyo. Huwag po kayong nagsawang mag-comment. I-comment nyo lagi kung ano yung natutunan nyo sa ating lesson. Yan, para sa susunod, nabanggit ulit ang inyong mga pangalan. Muli, maraming salamat. God bless and enjoy learning.